Okay sana ang confidential fund kung matino yung leader o yung ahensya ng gobyernong hahawak. Okay ako. Pero kung ang secretary o di kaya yung leader na hahawak ng pera, eh, tiwali. Tapos pahawakan mo ng 1 billion o kaya ilang bilyon na hindi niya kailangan magpaliwanag. Sasabihin lang niya, we have a confidential operation, we have confidential project. Ito yon, para mas mapalawak pa ang ganito-ganito. Patay tayo. Pantakin mo yun. Hindi, isipin mo na lang yun, ha. Isipin mo na lang. Yun lang ang sasabihin nila. Hindi sila kailangan magpaliwanag ng detalyadong saan napunta yung pera. Meron pa kayang kakandidato kung talagang tanggalin yan? Ayop, di ba? Katakot. Mahirap to. Kaya na lang napunta na sa kung saan siyang confidential fund eh. Ha? Ito ha. Ay, nako. Sabi ko nga. Eh, hindi ko na lang. Ayoko na lang ano yun to. Ito. Gusto nyo pa? Do you want more? Do you want more? More! Oh, ito. Pakinggan ninyo. Senator J.D. Ejercito says he will scrutinize the proposed travel funds of President Ferdinand Marcos Jr. once it reached the Senate in the budget deliberations. The office of the president proposes 1.4 billion pesos to fund the president's local and foreign missions and state visits next year. Itong taon na ito, ang ginastos sa biyahe, 893 million. Okay? Hindi pa sila nasayahan. Kulang pa. Ano nang gagawin? 1.4 billion para sa biyahe next year. Wow! Sana all. Sana all talaga. Isipin mo, may budget kang ganyang kalaki, oh. Mag-iikot ka ng... Naku, buong mundo. Travel pa. Oh, by the way, highway, ah, mga kapulisan at mga sundalo, ha, hindi self-sustaining yung pension nyo. Pero may pera ang gobyerno. Sa madaling salita, ganito. Parang nga ganito. Ako tatay. Halimbawa lang, ha, mga kapulisan natin, mga kasundaluhan. Kunwari, ako'y tatay. Oh. Tapos kunwari, kayo anak. Kunwari, anak ko. Kunwari, meron akong... Ilan ba gusto kong anak? Wala eh. Sige, kunwari na lang. Dalawa. Kunwari, meron ako dalawang anak. Sasabihin ko doon sa anak ko. Pasensya na, anak, ha. Hindi self-sustaining yung sahod nyo, yung inyong baon. Kaya ang gawin ninyo, magbenta kayo ng banana queue sa eskwelahan. Tapos yung kikitayan nyo doon sa banana queue, ha? Eh, yun ang gamitin ninyo para meron kayong baon sa eskwelahan. Kasi wala na tayong pera. Yung pamilya natin, wala nang pera. Talagang wala na tayong pera. Ako sabi, yung anak mo, ganun ba tayo? Hirap naman pala ng buhay natin. Anyway, tay, tulungan mo na lang kami na magbenta ng banana queue para talaga magkaroon kami ng baon. Sabi ng tatay, hindi pwede. Bakit? Sabi nung nanay, bakit po, toy? Hindi pwede. May biyahe ako eh. Mag-iikot ako ng Europa. Mag-iikot ako ng Amerika. Mag-iikot ako, may biyahe ako. Sabi nun, tay, akala ko ba wala tayong pera? Ikaw lang. Ikaw lang ang walang pera. Kami meron. Tay naman, ano nangyari sa pamilya natin? Mga kapulisan, mga kasundaluhan, yan po ang sinasabi ng ating gobyerno sa atin ngayon. May pera silang pambiyahe, pero wala silang pera ang pangpensyon nyo. Di ba ang sakit? Hindi. Di ba ang sakit nung ganun? Ang sakit! Pa,
mas masakit pa sa iniwan ng jowa. This was higher than the 893 million peso travel fund of the president for this year. While there are benefits in the president's official travels, especially in attracting foreign investors for Ejercito, other needs of the country should also be considered in the allotment of budgets. While the president is marketing the country, tingin ko mas marami rin tayong kailangan ayusin dito. Airports, yung infra natin, yung power natin. Kasi ito yung mga titingnan ng foreign investors eh. Ay, hindi importante yun, Senator JB. Ang importante, nakalagay doon, do love the Philippines. Yun lang ang importante sa gobernon to. Senator JB, hindi na importante kung may kuryente ba yung airport natin? Hindi importante yan. Importante ba kung walang nagnanakaw dyan sa airport? Hindi importante yan. Importante ba kung ano-ano na itsura ng flight dyan? Hindi importante. Ay, importante lang, Senator JB, may bago na tayong slogan, Love the Philippines. Yun ang importante. At dahil doon, magpupuntahan na ang mga foreigner. Kaya, Senator JB, huwag kang masyadong galing-galingan, ha? Huwag mo na scrutinize ang budget ng Pangulo. Nagawa niya na eh. Nagawa niya ng palitan yung ano, slogan ng Love the Philippines, Bagong Pilipinas. Pati logo ng Pagcor. Dahil doon, marami na magkakasinong mga foreigner. Huwag na kayo. Huwag kayo nangingiilam, ha? Yan ang diskarte ng ating gobyerno. Isipin mo pagdating pa lang nila. Oh, isipin nyo mga foreigner pagdating sa airport. Uy, bakit? Ay, world class ang Pilipinas. Bakit? Kasi yung video ng Love the Philippines, kinuhanan from every other world. From different country. So, world class talaga kasi world. World ang nandun sa video. Hindi lang Pilipinas, oh, di ba? Kaya, Senator JB, huwag niyong gawin ang trabaho niyo, ha? Hayaan niyo. Hayaan niyo maglakwatsa na maglakwatsa ang presidente natin, ha? Para makapag ano, mag-aya ng mga investor. Mga even fund or even itong travels that are kung talagang unnecessary anymore. So of course, kung ma-align po natin sa mga major national projects, lalo na infrastructure, no? For Senate Majority Leader Joel Villanueva, the President's working visits are important, saying that he is the most effective agent to market the country. But he notes that the Senate has the responsibility to scrutinize the national... Market. Market. Alam mo, Brad, learn from Starbucks. Hindi, totoo. Hindi na kailangan i-market ang Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Hindi na kailangan i-market ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Ang ingay na natin sa ibang bansa. Ingay sa kapalpakan. Hindi, totoo. Alam mo, hindi na natin kailangan i-market ang Pilipinas. The OFW will automatically market us if we have a good government. Don't ever forget that. Having a good product is already a marketing. Hindi kailangan ng Starbucks maglagay ng billboard at sabihin nilang meron ng bagong Hiraya. Hindi niya kailangan yun. May bago ng Reserve na kahit hindi naman mukhang Reserve. Hindi na nila kailangan yun. Kailangan pa ba nila magpa-ad sa social media? Kailangan pa ba nila mag-hire ng mga vlogger? Hindi. Vlogger will go there. Ahabulin at ahabulin sila ng vlogger. Ahabulin at ahabulin sila ng mga tao. Bakit? The quality is good. Whether you like it or not, still, the quality is good. Customer, alam mo, isang bagay na maganda sa Starbucks is yung customer service nila. Walang biro. Compare mo sa ibang mga restaurant. Real talk to, sa ibang mga restaurant, pag nagtanong ka, gano'ng oras kayo? Magsasara na kami. Isang oras ka, magsasara na sila. Magsasara na kami, pasensya na.
Yung tipong parang ayaw na nila magtrabaho, yung mga waiter, mga anong oras na, sir? Ano ano ba? Anong pagkain niyo dyan? Out of stock lahat eh. Wala po eh. Yung parang ayaw kang kuhanan ng order, tatanga-tanga, ganun. Oh, wag, don't tell me, ganun, di ba? Walang ganun. Pagka, kaya nga alam mo, ito eh, kaya minsan di ko na masisi. Minsan pag underpaid yung mga waiter o kaya yung mga security guard, underpaid, ganyan ang ugali. Yung parang istorbo kayo sa trabaho nila. Di ba? Totoo naman. Pero ang Starbucks po, sorry ha, sa Pilipinas, hindi ko tinataas ang Starbucks. Hindi ako bayad na Starbucks. Pero isang bagay na nakikita ko sa Starbucks, talagang tatawagin pa yung pangalan mo. Tatandaan ka pa nila. Oh, bye, Ro. No, ba, not bye. Nandito ka na naman. Hindi, totoo, di ba? Talagang meron silang customer service. Yun, nararamdaman mo na kaagad na welcome ka. Part ka kasi nung, ano, kaya nga ang tawag nila, partner, di ba? Ibig sabihin, you feel comfortable whenever you're there. That itself is marketing. So what do I mean? Simply lang, if people would really enjoy the government or would really say maganda ang nangyayari sa Pilipinas, hindi nyo na kailangan mag-engganyo at magpupunta at gumastos na limpak-limpak na salapi para lang mag-engganyo ng foreigner. Gusto nyong mag-engganyo ng foreigner? Simple. Buksan nyo talaga yung 60-40, yung direct investment, foreign direct investment. Diba? Padaliin ninyo at hindi nyo pahirapan ang pag-open ng mga businesses. Pagandahin natin ang mga islands natin. Alam nyo, island natin? Sorry to say, ha? Ito, walang biro ito. Ako po, nakapunta na ako sa iba't ibang mundo, bansa. Ang dami ko na ako napunta ang bansa, lalo-lalo na noong time na bata-bata pa ako. Kasi nga, nag-world tour kami noon. Alam mo, isang bagay na masasabi ko, ang ganda ng Pilipinas. Ang pangit lang ng gobyerno. Hindi ako nagbibiro. Bakit? Kasi sa ibang bansa, tuwan-tuwa na sila, makakita sila ng dagat. Kahit itim yung sand. Tuwan-tuwa na sila eh. Totoo. O, oh, diba? Kayo mga nasa ibang bansa. O, oh, tuwan-tuwa sila sa... Sorry ha, wag ko kayo magagalit ha. Mga kababayan ko, pasensya na ha. Lalong-lalo na yung mga nasa Hawaii. Di, punta kami Amerika. Ano kami? 20 state ang pinunta namin sa Amerika. Oh. Tapos ang last state na pupuntahan namin, Hawaii. Tapos sabi nila, we reserve the best for last. May paganong-ganon pa yung producer namin. Di, ako naman, I was so expecting na siguro ang ganda ng Hawaii. Talagang wow. Maganda kasi may mga naglalakad na naka... Magaganda. Hindi, wala pa pala. Joke. Ang tataba ng mga naglalakad doon. Naka-ganon lang, di ba? Kaya nga si Mocha doon, naglalakad sa Waikiki. Naka-two-piece. Walakad siya, sabi niya. Dito... Bali, wala ang nakikifil-fil siya. Pero nung tinignan ko yung beach ng Hawaii, sabi ko, maganda to. Sorry ha. Pasensya na, pero wag ko kayo magagalit mga taga-Hawaii ha. Pero nung sinabi nilang, eto ba yung maganda? Yung tas, inikot pa nila ako kung saan-saan. Sabi lang, ganda to. Seryoso ba kayo? Walang binatbat yan. Boracay pa lang, wala nang binatbat yan. Paano pa yung Palawan? Paano pa yung mga Siargao? Di ba ho? Di ba? Tama ba ako? Mali. Sige ho, kayong sobrang ganda ng Pilipinas. Sobrang gaganda ng mga ano, palpak lang talaga ang gobyerno. So anong punto ko lang dito? Simple lang. Pagandahin mo ang gobyerno, pagandahin mong sistema ng pagninegosyo sa Pilipinas, maniwala ho tayo sa hindi, pupuntahan tayo. Di ba? Kaya nga nung gumanda yung Boracay, ang ganda na ng Boracay ngayon. Salamat talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda na ng Boracay yun. Ngayon may sistema na sila ng pag-ikot. Hindi lang masarap ang pagkain, Madam Josie, ha? Ang mura pa ng pagkain natin compare sa kanila.
Kaya nga yung pinagmamalaki nilang mga, sorry din ha, wag ko kayo magagalit, mga taga Thailand. Yung pinagmamalaki nilang napakagandang beach sa Thailand, walang binatbat sa beach natin yun. Baka ilog lang natin yun. Diba? Ang gaganda ng ano natin dito sa Pilipinas. Ang problema dito, hindi yung we have the product. Ito yung product, oh. Ito na. Alam mo problema sa atin? Yung mga waiter at saka waitress. Ano yung gobyerno? Kahit anong ganda ng product mo, kahit anong sarap, kahit anong wagyo, at kahit anong mura ng wagyong ibinibenta mo, kung hinahampas naman sa'yo yung wagyo, hindi ka pupunta doon. Gets nyo? Alam mo yung mga waiter na, sir, ito yung order nyo. Hinampas yung order. Ito, ito, sir, tubig, oh. Nakakaukaw yung kamay doon sa tubig. Oh, ito, tubig, sir. Kahit anong sarap niyan tubig na yan, o kahit anong sarap niyan soapish drink na yan, kung nakakaukaw ang kamay nung waiter, wala. Nagigits niyo ibig ko sabihin? Yun ang problema sa bansa natin eh. Ang ganda sana, kaya lang, ang baboy ng gobyerno, ang baboy ng waiter at waitress. Yun ang punto ko dito. Teresita Kaori, salamat po. Eh, di ba? Punta ka ba sa restaurant na kahit, wow, class, ang ganda, panalo, presyo, mura, wagyo, sobrang lambot, pero pag ibinigay sa'yo, pak, sayan. Tapos, tawag ka ng waiter. Yung mga waiter na tinatawag, gumaganon. Diba? Mabibwisit ka eh, diba? Tapos, nag-order ka na, tapos kakalimutan. Oh, diba? Kamusta naman? India sa BGC. Diba? Kahit anong sarap ng pagkain doon. Masarap-sarap ng pagkain doon, favorite ko doon. Doon sa kinakain ako sa BGC. Na dalawang beses na akong kinalimutan. Ayoko na lang banggitin eh. Kasi ayoko nang pumunta doon. Bakit? Eh kahit anong sarap ng pagkain nyo, kung hindi naman darating sa akin ng nasa oras, ba't ako kakain? Ganon din sa Pilipinas. Kahit anong ganda ng bansa natin, kahit anong alok natin sa ibang mga foreigner, oy, punta kayo dito, magnegosyo kayo, mayamang madaming maganda dito, bla bla bla, yung mga babae dito. Gusto nyo yung mga kulay na mukhang ano. Mga exotic. Punta kayo dito, marami kami exotic. O, di ba? O, pagdating naman nila dito, dudukutan sila sa airport. O, kung airport, hindi sila makasakay. Gagaguhi sila ng mga taxi driver. Pag nandito na sila, pag nakita ang foreigner, lolokohin. Anong sense nung 4, ano magkano yun? 1.4 billion. Anong sense nun? O, kahit napakaganda, daming magagandang babae yung hindi ko maintindihan ba't ganun ang gusto nilang kulay. Ay, kulay. Sorry, diba? Walang na nakita. Ba, yung mga maputi ang gusto nila, talaga yung mga exotic, yung mukhang ganun ang itsura nila, diba? Kahit marami tayong ganyan, tapos isasama nila sa Sogo, isasama nila sa hotel, tapos dudukutan naman sila. Diba? Tapos pag ginukutan sila, nagsumbong sila sa pulis, ang sasabihin ng pulis, mag-iingat kasi kayo. Take care next time. Kesa na tulungan ng pulis, sasabihin, you should take care. Next time, do not trust everyone. Diba? Hindi 'yon ang problema eh. Ang problema yung mga Pilipino at saka yung gobyernong nagsisilbi, yan ang problema. Kaya tayo nagkakaletse-letse. Yung hindi yung kailangan ng mag-travel ang presidente. Ulul! Sorry ha, pero ang may gusto lang yan, yung mga balalay na makakapasyal dahil hindi makapasyal dahil kung wala ang connection mula sa pera sa gobyerno. Huwag tayo maglokohan! Huwag tayong maglokohan. Yung mga ano dyan, mga sumasabit-sabit lang, yun lang ang tuwan-tuwa dyan. Hindi naman yung mga foreigner na iimbitahan natin para magnegosyo sa atin. Mag-pledge-pledge. Anak ng wedding na pledge. Asa na yung pledge nung nakaraan? Sige nga. Patunayan nyo nga.
na yung pledge nung nakaraan ay naging pera talaga at naging investment talaga? Asan na yun? Sa mga senador natin, pwede nyo bang patunayan yan, hingin yan sa presidente? Alin dyan ang totoong nagkaroon? Hindi yung pledge. Oh, that we got a pledge of $5 billion. Asan na yun? Oh, sana mga senador, Senator JB, yan ang mga alamin ninyo. Yung pledge ba talaga bang, sino ba yan nag-pledge? Nag-invest ba talaga sila o baka naman nag-TS lang? Eh, di ba, malay mo yung mga kausap. Niloloko tayo ng presidente ito. I-talk shit nga natin. Di ba? Sabi nito isa, i-a-approve din ng senador yan. Kwentong ano lang yan. Kwentong pautot lang yan. Tama. Malamang. Possible. Budget. I sincerely believe that it is important. Whether or not ito ay kulang o sobra, dapat titingnan talaga yan. No? Yung lahat ng sobra, masama eh. Ejercito also wants to look into the proposed confidential and intelligence funds or CIF of various agencies, including the Department of Education and the new 15 billion pesos in confidential funds for the Department of Agriculture. Over 10 billion pesos. Merong confidential fund ng Department of Agriculture. Hindi na kayo nakontento, ha? Sige lang. Source of CIF is being proposed under the 2024 National Expenditure Program, which is 120 million pesos higher than the allotment this year. The Department of Budget and Management earlier said this is because of the additional funds allotted for the Department of Information and Communications Technology, or DICT, the Anti-Money Laundering Council, and the Presidential Security Group. It's a DICT. If it will be used for anti-fraud, cybercrime, I think that's justifiable. Doon sa ibang agencies, itatanungin muna natin kung saan nila gagamitin. Why do they need intelligence fund? Ay nako, sabi nga nung isa, I really hope, Senator JB, hindi yan ano ha, hindi yan Remulla 101. Ano ba yung Remulla 101? Hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Oh, di ba? Baka mamaya ganyan lang ang gagawin ninyo, puro talk lang. Sana po, Senator JB, ha, talagang totohanin ninyo na busisiin talaga at hindi, baka mamaya makakalabit lang kayo ng presidente, makakalabit lang kayo ni Ma'am C. Okay nang lahat. Huwag ganun, sir, ha? Tandaan nyo, sir, binoto kayo ng taong bayan ng pagsilbihan nyo. Sa akin lang, yun lang naman. Huwag sana yung porket malakas ang presidente, baka kasi mamaya yung mga ganyan lang, alam mo na, para lang masabing meron tayong nasabi. Diba? Ay naku, sana lang ha, sana. Sana kasi, halimbawa.